Habang nagtitipon ang Oklahoma City, nagyakapan ang mga braso sa isa't isa para sa group post-game interview nito pagkatapos ng 100-76 panalo, ang Dallas Mavericks ay nagtungo sa locker room na nagngangalit. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, baka pwede naman po pakipindot subscribe button pati na rin po notification bell para po palagi ka updated sa susunod ko video. Maraming salamat po. Naglakad ang home team sa mahabang bulwagan sa American Airlines Center dahil alam nilang sinayang lang nito ang isang malaking pagkakataon noong Lunes para makontrol ang semifinal series na ito ng Western Conference. Hindi para sa ang kabayanihan ni Shai Gilgeous-Alexander na gumawa ng kanyang ikatlong sunod na laro na may 30+ na puntos upang tulungan ang Thunder kahit na ang serye 2-2 pabalik sa Oklahoma City para sa Game 5. Ngunit nahulog ang Dallas sa clutch tulad ng mabagal na lutong Texas brisket. Naitala ng Mavs ang 6 of 11 mula sa free throw line sa fourth quarter habang ang OKC ay naipasok ang lahat ng 7 free throws sa parehong span. Pagkatapos mag 23-9 sa clutch game sa regular season, mga laro na nasa loob ng 5 punto sa huling 5 minuto, ang Mavs ay 2-2 sa clutch game sa 2024 playoffs. Ito ay hindi katanggap-tanggap, sabi ni Dallas coach Jason Kidd. Hindi kami makakapag-shoot ng 50% kung gusto naming manalo. Narito ang 5 takeaways mula sa matchup. 1. Gilgeous-Alexander magical downstretch. Umiscore si Gilgeous-Alexander ng 22 sa kanyang game high na 34 points sa second half nang hindi nagtangka ng isang solong 3-pointer habang nagbibigay ng 5 assist at nagtala ng 2 steals at 2 block. Magtatapos siya ng 8 rebound at 5 assist. Ang 25-anyos na ngayon ang nanguna sa koponan sa pag-score o nakatabla para sa mataas na score ng club sa lahat ng 8 laro sa playoff ng OKC. Nag-shoot din siya ng 4-7 sa fourth quarter nang magsara ang Thunder sa 28-16 run. Naiiwan ang OKC ng 8 puntos sa nalalabing 4 minuto pasado alas 8. May balanseng hahanapin. Kailan aatake, kailan papasa, kailan gagawin ang tamang paglalaro, kailan hindi gagawin ang tamang paglalaro at magtiwala sa iyong kakayahan, sabi ni Gilgeous-Alexander. Ito ay isang bagay na pinaglalaban ko ng marami. Dumating ito sa pagkuha kung ano ang ibinibigay sa iyo ng depensa at pagtitiwala sa iyong mga kasamahan sa koponan. Na-deadlock ni Gilgeous-Alexander ang laro sa 86 sa pamamagitan ng isang shot sa nakalahad ng mga braso ni Tim Hardaway Jr. May 2 minuto pasado alas 4 na natitira mula sa halos likod ng backboard. Kinuha niya ang bagay na iyon sa pamamagitan ng mga sungay doon, sabi ni OKC coach Mark Dagno. Sa unang 3 quarter, ang mga kapwa starter ni Gilgeous-Alexander, sina Jalen Williams, Luguentz Dort, Josh Giddey at Chet Holmgren, ay bumaril ng pinagsamang 10-4-34 mula sa field. Pinangunahan ng Washington ang Dallas na may team high na 21 puntos sa game 4. Ang problema para sa Dallas ay sina Luka Doncic at Kyrie Irving ay nabigong mag-ambag ng 40 puntos na pinagsama-sama nila sa average sa unang 3 laro ng seryeng ito. Nagbabala si Dagno laban sa labis na reaksyon sa Washington. Ngunit ang hindi pansinin ang kanyang epekto ay magiging bingi sa tono, inamin ng coach. Ang Oklahoma Thunder shooting ay nagpapatuloy. Ang paglipat ng depensa ng Dallas ay patuloy na nagdudulot ng kalituhan sa opensa ng Oklahoma City, at nakikita natin itong naglalaro sa 3-point line. Oo, bumawi ang Thunder mula sa 1 of 11 na performance sa unang kalahati upang makagawa ng 37.5% ng 3s nito sa ikalawang kalahati. Ngunit napakinabangga ng mga bisita ang ilang tulong mula sa Dallas na mali sa 11-13 mula sa hanay matapos magsalpak ng 3 ang Washington sa natitirang alas 11 sa ikatlo upang ilagay ang Mavericks sa unahan ng 14 na puntos. Marami tayong pinapalitan, sabi ni Dagno. Dallas ay nakuha sa isang ritmo defensively sa kanilang laro plan. Nakakuha kami ng mga bitek sa ilang madaling bagay. Ngunit hindi kami nakakakuha ng sapat na mga shot sa bawat oras na pababa upang mapanatili ang pagkakasala laban sa planong iyon. Kumonekta ang OKC sa 40% ng kanyang 3-pointers sa unang 5 laro ng playoffs, ngunit ang bilang na iyon ay bumaba sa 31% sa huling 3 outings nito. Naipiansa ng Mavs ang Thunder sa free throw line sa game 4. Sa kabila ng pag-shoot ng 8 free throws kaysa sa mga bisita sa second half, natalo ang Mavericks sa laban sa free throw line, 11-9 sa loob ng tagal na iyon. Sa pangkalahatan, ang Dallas ay nakakuha lamang ng 52.2% sa mga free throw, ang ikatlong pinakamasamang pagganap mula sa stripe ngayong season.
Naghablock party ang Mavericks sa oras na tumunog ang buzzer upang tapusin ang ikatlong quarter. Nakatala na ang Dallas ng napakaraming 12 blocks na may tatlong manlalaro, Derek Lively 2, Daniel Gafford at Derek Jones Jr. na nagtala ng hindi bababa sa tatlo bawat isa. Nagtapos si Doncic ng 6-20 mula sa field at nakagawa ng 7 turnovers, kalahati ng kabuuan ng team, habang umiscore si OKC ng 19 puntos mula sa mga giveaways ng Mavericks. Tinati ni Doncic ang isang pares ng free throws sa nalalabing 10.1 segundo na magtabla sana sa laro sa 16. Samantala, nagambag si Irving ng wala pang 10 puntos sa pangalawang pagkakataon sa kanyang huling tatlong outings. Nagambag ang 32-anyos na siyam na assists laban sa Thunder. Ang mga nangungunang assist ni Irving ngayong postseason ay dumating sa huling tatlong laro. Ang Dallas ay 17-2 ngayong season nang matapos si Irving ng 7 assist o higit pa bago ang Game 4. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.